again, another thing would be cucumber and aloe vera. Di ba yan, malalamig yung mga yan eh. So, they provide same effect like hydration, tapos pagka kunyari na sunburn, okay, mm-hmm. di ba parang very, pag kunyari may burns kayo, o kaya parang paglabas sa bahay, meron ka nasa freezer, maganda ka kung nasa freezer, no? So yun, basically nang gamitin mo, habang doon mo siya tinothaw sa skin mo, so nakakatuwa, parang it can repair yung injured skin from burns, okay? Yun. So apart from that, ano pa yung ano natin? Yung mga pwede natin gamitin, oats. Okay? Yes. And yung oats, napakaganda. Yes. So alam natin ang oats, pag ininom, pag sinama natin sa milk, what happens? It's good for diabetes, for pag may mga cholesterol, hypercholesterolemia. Okay? So syempre, di ba yung mga yan, pag mataas ang cholesterol, nagkakaroon ka ng heart problem. So in effect, maganda rin siya for the health of our heart. Okay? So pero, maganda siya because of its texture. So, pwede siyang exfoliant. Okay? So, pwede natin siya imimix mamaya dun sa mga na-mentionan natin pag kailangan natin mag-peel off, mag-scrub off para yung mga pores natin hindi nakaklog. Okay? Nakaka-help yan. No? And, because of that, mas nakaka-circulate yung skin natin. Hindi siya parang dahil, alam mo yung soil na parang sobrang dead na, na parang, very parched. O ganyan. So, kailangan mo kasi tanggalin yan para makapasok yung ilalagay mong mga moisturizers at the same time, yung ating natural moisturizers in the skin, makalabas din. Okay? So, maganda magiging flow. Okay? So, apart from the oats, ano pa, what do we have? Baking soda. Ah. Soda. Yes. Oo. Pwede. So, ang pinin ba to, Dok Sara? Soda or sodium bicarbonate. I'm sorry? Pwede din ba siyang exfoliant o hindi ba masyado itong stock? Pwede din. Pwede siya. Actually, ang sodium bicarbonate, napakarami niyang uses, no? Di ba ayaw natin na masyadong acidic yung ating pH? So, kaya sometimes, pag sinisigmura ka or may gout, pwede ka magtimpla nun actually. So, ganun din sa skin. We do not want our skin to be too acidic, no? So, yun. So, that's why, pwede rin siyang idadagdag sa mga timpla mo later, okay? Yun. And then, hindi lang siya kasi for that purpose, no, yung baking soda na as exfoliant. Also, ang maganda sa kanya, nakaka-lighten siya. Tama yun? Lightening. Nangipin. Okay. Pero dapat daw pag sa teeth ginamit, hindi siya pwedeng palagi. Siguro, kahaluan. Oo. Konti. Oo, inimix mo sa toothpaste. Pero once a week lang, hindi po pwede na mawawala talaga yung enamel of the teeth, no? O, yun. But, tawag dito, ang maganda, bukod sa bleaching effect niya sa ngipin, you can mix that kasi pwede siyang, tawag dito, maganda sa mga melasma. Sa mga... Oh, I have that. Mayroon ako niyan. Yes. Ah, talaga? Sa, imimix sa... Hindi, ito, another last mention. Oh, yeah, we still have two. We have yung coconut oil. Okay, coconut oil, of course, oil-based siya. But mas maganda, of course, yung extra virgin, no, na coconut oil. O, yun. So, napakaraming benefits din yan. So, of course, dahil oil-based, pero, yan na yung purest, eh. So, kaya, tanggal na natin yung pwedeng sasabihin mo, baka sobrang oily. Ang makukuha mo lang dyan sa extra virgin coconut oil would be purely the benefits of it, no? Minus the grease, no? That can like, parang we do not want to add oil kapag may acne. And lastly, yung lemon, okay? Yung lemon, tawag nito, alam natin, it has citric acid. It's very rich in ascorbic acid also. Maganda siya, but of course, we have to use this cautiously kasi, syempre, di ba, sobrang matang pH niya. Baka masunog. Nakaka-burn. But, if you use this properly, maganda naman sa kanya, yung benefits na ma-enjoy mo, yung lightening, tapos, can stimulate collagen synthesis kasi we know for a fact that, because it's rich in vitamin C, but it's a factor in collagenesis.